Hello po sa inyo dyan sa Pilipinas! Pinsan ni Yuri Santos. So ako po yung tuturo sa kanya upang sagutin ang kanyang mga tanong. Nandito pala tayo sa Canada, Fort McMurray, Canada. Ako po ay nagtatrabaho sa oil sands, Canadian oil sands. Malamig po dito ngayon. Kung napapansin nyo, meron pong isang malaking pile of snow sa aking likod. So anyway, ito pong unang tanong. Ano ang iyong dahilan kung bakit ka naging OFW? Unang-una, syempre, ito po yung to provide for family ng comfort and better and brighter future at saka po for greener pasture. Alam po, yung bata po kami, usong-uso po sa pamilya namin ang mag-abroad. So ako po, ang family namin is family ng mga OFW. So parang, syempre, sa murang edad, na-inspire po ako na, paglaki ko, gusto ko mag-abroad. So parang, yun na rin po yung tumatak sa isip namin na magtrabaho ka sa abroad. So yun po yung impluensya na naidulot noon, na nanggagaling o nagbuhat ako sa isang pamilya na mga OFW. So syempre, kasi po yun ang tumatak sa isipan namin na sa abroad, mas maganda yung kita at saka makakapag-provide ka talaga ng better and brighter future sa iyong pamilya at sa iyong sarili. So, yun po yung dahilan talaga kung bakit ako naging OFW para makatulong sa pamilya. Okay, number 2 question po. Bilang OFW, ano-ano ang mga suliranin na kinakaharap mo? So, marami po, maraming mga suliranin, pero ito po yung mga siguro major na may sasabi ko. So, unang-una, I'm not sure if makukonsider natin suliranin, pero ano siya, homesickness. Di naman po siguro natin maitatanggi yun sa lahat ng tao na haalis. Mahuhomesick ka talaga, lalo na kung magtatagal ka sa isang lugar ng malayo ng mga taon, ganyan. So, iyon po yung number one na homesickness. Lalo na ngayon, kung gusto mong umuwi, hindi ka makauwi ng basta-basta dahil may COVID. Kaya po napansin nyo, sa trabaho namin, bawal ang walang mask kasi nga COVID. So, mabuti na lang, meron tayong mga social media and internet ngayon. So, kahit papaano nakakatulong. So, yun po, para sa akin, lalo ng sa mga panahon na to, homesickness talaga yung pinakamahirap. Tapos, nakapag-experience din po ako noon ng mga panahon na bago pa lang ako sa abroad dito. Yung pong, hindi naman sa, pero slight ng racism and inequality tsaka stereotyping. So, when I say racism is, so opo, sa kasamaang palad, kahit saan po merong racism, at isa po ako sa mga naka-experience noon. Sadly, nasabihan ako na yung bang mga tipong komento ng ibang mga lahi na go back to your country, ganon. Ibig sabihin, parang sinasabi nila na bakit ka nandito, umuwi ka na, ganyan. Masakit po yun kung tutusin, pero ganon po tayo tumatatag at natututo, sa totoo lang. Tsaka kung tutusin naman po, hindi dapat yun nangyari or hindi dapat yun mangyari, which is kasi unacceptable naman po talaga ang racism kahit saan, kahit kailan. Pero nangyayari po talaga yon at kahit sino is nakaka-experience noon. So, ang mga mapapayo ko lang is tatag lang ng sarili ba? Kasi nangyayari talaga yon at lahat ng tao naman hindi para parehas. So, merong mga understanding at saka welcoming. Meron din namang mga racist din. So, unfortunately, yun po yung mga two big problems ko na na-experience abroad. Ayan po, pumasok na ako kasi giniginawa ko, napakalamig sa labas. Minus 16 feels like minus 22. Naninigas na po yung kamay ko kaya pumasok na ako sa loob. So, continue po natin sa tanong na number 3. Paano mo kinakaya ang mga suliraning ito? So, unang-una syempre, prayers, and then constant communication with family and friends, and keeping your body and mind healthy. So, syempre, prayers,
number one talaga yan. Napaka-importante po palagi na magdasal sa Panginoon. It keeps you grounded, and iba po talaga kapag meron tayong patnubay at gabay ng Panginoon. Kaya wag na wag po natin siyang kalilimutan na tawagan, magdasal lang po lagi. Very effective po yan para sa akin, and I'm sure na magiging effective din yan sa lahat. Number two, yung constant communication with family and friends, panlaban yan sa homesickness. Kapag po constant ang inyong ugnayan sa inyong mga pamilya at mahal sa buhay, kahit na napakalayo mo, feeling mo, katabi mo lang sila. Kaya, importante po talaga na lagi niyo silang nakakausap. Tsaka yung number three, keeping your body and mind healthy is, protektahan niyo po lagi ang inyong katawan at isipan. Healthy mind and a healthy body. Kasi po, syempre sa abroad, mag-isa lang tayo. Tayo lang ang makakapag-alaga ng ating sarili. Though maswerte po kami dito sa Canada, meron po kaming free healthcare. No, hindi naman free kasi kinakautosan siya ng sahod namin. Pero kapag na-hospital ka, wala kang babayaran kasi nasagot na lahat ng gobyerno yan. Pero syempre, iba pa rin po ang merong maganda at malusog na katawan. Kasi po ang katawan natin ay ang ating sandata at ang ating makina, di ba? So, kapag po healthy ang inyong katawan at healthy ang inyong body, syempre malayo ka sa sakit at malayo ka sa problema, malayo ka sa depression kapag you have a healthy and strong mind. So, yun po ang mga importante. Para kayanin ang mga suliranin, we have to pray, we have to have constant communication with family and friends, and we have to take care of our body and mind. Keep us healthy. Yun po. Okay, number four question. Ano ang pumapawi sa iyong pagod na nagsisilbi mong inspirasyon? Ang masasagot ko po dyan ay ang aking pamilya, kaibigan o mahal sa buhay, at ang aking mga pangarap sa buhay. Siyempre po, ako kahit napagod ako sa mga may panahon na talagang busy sa work, overtime, ganyan. Basta alam ko po na ang lahat ng aking pagod at hirap ay mapupunta sa aking mga pamilya, mahal sa buhay, at para rin ito sa aking future. Lahat po yun is sapat na sapat, sulit na sulit na. Tayo pong mga Pilipino, hardworking po tayo. Alam po natin lahat yan. So, hindi tayo takot mapagod, hindi tayo takot magtrabaho. Kasi unang-una, kaya naman po tayo nag-abroad is para magbanat ng buto at kumita ng pera para sa ating pamilya at sa ating mga pangarap. Hindi po ba? So, yun po ang aking pampapawing pagod. Kapag po nakikita kong masaya ang aking pamilya, syempre, lalo na kapag nakapagpadala ka, kapag sahod, hindi man nga kalakihan, minsan, syempre, nakakatulong ka sa pambayad sa mga allowance sa ng family ko sa Philippines, pambayad kuryente, pambayad ng tubig, or pambili ng grocery. Malaking tuwa na po yun para sa amin. Kahit na pagod po kami, natutuwa kami kapag nakakatulong kami sa family. Sa ating kultura naman po mga Pilipino, ganun naman talaga, di ba, ang magpadala. So, yun po, feeling ko para parehas lang naman ng mga OFW na yun din ang kanilang isasagot na pampapawi talaga ng pagod, ang pamilya, na makita silang masaya. Yun po. Okay, number five question. Ano ang iyong napagtanto o natutunan sa iyong pagiging OFW? Yung pong isa sa pinaka maisasagot ko dyan is yung ang sinasabi nilang you gain some, you lose some. Diba? Elaborate ko po ng konti. So, syempre, sa lahat po na nag-iisip na ang abroad ay madali, mali po kayo dyan. Napakahirap po talaga ang abroad kasi trabaho po talaga ang inyong pinunta dito. At ang pangalawa dyan is, na, yun nga, malayo ka sa family, homesick, di ba? Yung you gain some is, syempre, greener pasture. Kung i-convert mo naman po yung sahod mo compare sa peso, syempre, malaki po yung difference.
So, yun po yung mga gains. Meron kang possibility na, halimbawa tulad ko po, dahil matagal na po kami dito sa Canada, is meron po kaming opportunity na naging mga citizen na dito. Diba? At the same time, so yung mga privilege po na pagiging isang Canadian dito, yun po yung na-gain namin. So maganda po din yun for your future, at para na rin po yun sa future ng iyong magiging family ko po, kunwari magiging anak ko at sa akin ding pamilya. However, when you lose some, marami din pong mga bagay kaming mga na-lose. For example, yung aking mga pamilya sa Pilipinas, yung aking mga pamangkin, apat na po sila ngayon, pero ni isa sa kanila, hindi ko sila nahawakan nung baby sila. Wala po akong nahawakan nung baby sila nung sila isinilang. Lahat po ng yun na-miss ko. Ang birthday po ng nanay ko, kunwari, mga special na okasyon, lagi po akong wala dahil nasa malayo nga po ako. Madami po akong na-miss na mga family reunion, ganyan, ang aking mga friends. Yun po yung mga oras o pagkakataon na hindi mo na maibabalik. Masakit nga rin po yun, kunwari, lalo na kung merong namatay sa pamilya, minsan hindi ka makauwi, di ba? Pero sa ako, hindi ko pa na-experience yan, thank God. Pero yun po yung mga sacrifice na talagang yung kailangan tiisin kapag pipilitin mo or pipiliin mong mag-abroad. Marami po siyang pros and cons. Again, you gain some and you lose some. Yun po. Okay, last question. Ano ang iyong nais na iwanang mensahe sa inyong naiwan sa Pilipinas? Ito po, unang-una, siguro po bilang representative na rin ng mga OFW, ano, ito na rin po yung aking masasabi. Ipagdasal o suportahan ang bawat isa. Always be safe and happy para iwas homesick at sinupin ang mga pera na ipinapadala. So, yung pong ipagdasal at suportahan ang bawat isa, syempre, so, two-way po yan. So, kaming nasa abroad, kaming mga OFW, palagi po kayo sa aming mga panalangin gabi-gabi ang mga naiwan namin sa Pilipinas. At saka, in a way, hinihingi rin po namin ang inyong dasal na sana kaming nasa malayo ay palaging protektado at gabayan ng Panginoon, na meron kaming palaging malakas na katawan upang aming magapanan ang aming mga trabaho dito. Tsaka yun po, tapos kami naman pinagdadasal namin na sana palaging masaya, ligtas sa anumang kalamidad at anumang wala sanang mangyaring mga aksidente sa inyo dyan sa Pilipinas. Kasi po, pag alam namin kayo safe and happy, makakapag-focus po kami sa aming trabaho. Siyempre, pag iniisip po namin na kunwari may problema sa Pilipinas o kaya yung may na-aksidente, ganyan, yung pong mind namin, yung isip namin na siyempre hindi mo maaalis, nasa Pilipinas talaga. So, ang hirap mag-focus sa trabaho kapag meron kaming ganong mga iniisip. So, yun po, palaging magdasal at suportahan ang bawat isa sa mga pangarap. Tapos yun nga, always be safe and happy para iwas homesick. So yun nga po, tulad ng sabi ko kanina, mahirap pong magtrabaho kapag meron kang mga iniisip na alalahanin. So, kunwari po, syempre hindi mo maiwasan na may magkasakit sa pamilya, hindi po ba? Yun po yung mga bagay na iniisip namin lagi. So, palagi po nating ipagdasal na lagi tayong malayo sa sakit, malayo sa sakuna, para tuloy lang na makapag-focus tayo sa ating mga trabaho, gampanin ng ating araw-araw na trabaho. Tapos, yung huli na masasabi ko is, sinupin ang mga pera na ipinapadala. Nakakatuwa po na, yun nga, pag pinapadala mo yung pera, lalo na sa mga, halimbawa, yung mga tatay na OFW, syempre, pinapadala nila yung kanilang mga pera sa pamilya nila sa Pilipinas. Nakakatuwa po yun kung, halimbawa, lahat ng yun is iniingatan ng nanay, kunwari. At pag-uwi ng tatay, syempre, ang kanyang mga pagod at hirap na ipinadala niya sa pamamagitan ng pera is pag-uwi niya, nakita niya na maayos. Halimbawa, kunwari, yung nakapagpundar sila ng sasakyan, nakapagpagawa ng bahay,
Kaya yung mga bata is nakapasok sa mga magagandang paaralan. Yun po yung napakagandang reward na may tutulong sa mga OFW. Siyempre, alalahanin po natin, 'di ba? Ang trabaho is mahirap. So, yun nga po, pakiusap lang na sinupin natin ang mga perang ipinapadala ng mga OFW sa Pilipinas. Hindi po biro ang kumita. Sabi nga nila is hindi naman po tumutubo ang mga pera sa puno. Kailangan niyang pagtrabahuhin. So, isa pong malaking tulong yan kapag ang mga perang ipinapadala ng mga OFW sa Pilipinas ay lumalago at nagbubunga sa Pilipinas. Yun po. So, sana nakatulong ako sa aking pinsan na si Yuri sa kanyang mga homework. At God bless po lagi at mag-ingat tayo araw-araw. Ingat po kayo dyan. Good morning and good night from Alberta, Canada. God bless! Tapos, isa rin pong mga suliranin na aking na-experience is nung una po talaga na